Magaling, di ba? Yan ang Pangulong Bongbong Marcos, the 17th President of the Philippines. BBM! Gusto niyo bang sumigaw kami ulit ng BBM? Dahil kayo, Attorney Glenn Chong at Maharlika, patuloy na naninira sa pagkakapanalo sa isang malinis at maayos na halalan na idinaos noong May 9, 2022 elections. Huwag nyo nang guluhin ang isipan ng tao sa inyong mga mapanlinlang na mga pananalita sa social media. Po, ay nakita po ninyo, ito po lahat ay kaya't namin na pamimigay ay dahil alam nyo po ang inuuna ko sa lahat ng ginagawa ng gobyerno, ang inuuna ko talaga ay ang agrikultura. Kaya't pagpatuloy natin na may sapat tayo na pagkain para sa buong Pilipinas at bukod pa doon ay kailangan ay kayang bilhin at hindi masyadong mahal, kayang bilhin ng ating mga kababayan. Kaya't pinapaganda natin ang sektor ng agrikultura. Pinapaganda natin ang ating produksyon, pinapaganda natin ang cost of production, tinutulungan natin ang mga magsasaka upang pagandahin ang kanilang angin. Ngunit hindi lamang yan ang kailangan gawin para maging maganda ang presyo ng bigas. At kasama na dyan ay kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may-ari niyan, hindi po nila ipagbibili yan. Mag-aantay yan, iipitin nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Yun yung nakikita natin, kaya nagtaasan ang presyo ng bigas dahil yan ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ko sa ating mga kasama sa customs, ikaw sa kanila, kailangan higpitan ninyo ng mabuti at huwag kayong papayag na may pumapasok na smuggled na bigas. Ngayon, ito ang mga nahuli ng ating customs. Nakita nila, inimbestigahan nila ng mabuti at nakita nila na mayroong ganitong klase ang lahat-lahat dito sa nahuli dito ay 42,120 bags. Tama ba yun? Yes, 42,100 bags ng ganito. Kaya sabi namin, may proseso. Ginawa namin ang proseso. Ang proseso na ganito ay sasabihin, doon sa nagpaso, magpaliwanag kayo. Saan galing yan? Saan kayo nagbayad ng tarifa? Saan kayo nagbayad ng tax ninyo? Saan kayo mga lahat ng mga pangangailangan dokumento? Tapos na po ang 15 days, hindi po sila makasagot. Kaya kinuha na namin, kinuha na ng gobyerno, kinuha na ng customs, at ginawang donation sa DSWD at gagawing donation ng DSWD at ng gobyerno sa inyo. Ito po, meron pong, dahil nandito tayo sa NFA, itong napag-usapan na the mayor mentioned na meron tayong ginawang price cap dahil masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas ay sabi namin hindi na kaya ng tao. Kaya pinalitan natin, linagyan natin ng price cap. Sinabi natin sa lahat, huwag kayong bibili yung mga konsumo. Sabi ko huwag kayong bibili nang lampas doon sa price cap dahil hindi sila dapat nagbebenta ng lampas sa price cap. So yun. Ngayon yan ha. Bigyan natin ng kaunting konteksto yung sinasabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na price cap. Ito po yung kanyang kautusan, Executive Order Number 39. Ito po ay pinatupad noong September 5 at ang lahat po ng rice retailer kinakailangan magbenta ng hindi po lalagpas sa presyong itinakda po ng executive order. Para po sa mga regular milled rice, nagkakahalaga po ito ng 41 pesos at para po sa mga well-milled rice, 45 pesos naman po. Ano po ang naging epekto nito? Na-stabilize po ang presyo ng bigas sa kasalukuyan. Higit sa lahat, yung pandaigdigang halaga po ng importation ng bigas, bumaba po dahil po sa ginawa at desisyon na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Higit sa lahat, ulitin ko, yung mga smuggler, hoarder, nagka-problema sila kasi hindi nila mailabas ngayon yung bigas, kaya naman
malulugi sila pagka inilabas nila at mapaghahalataan sila. Kaya naman, ito ngayon ay nagtatakda ay nagbibigay sa ng pagkakataon sa ating gobyerno na maisa-isa yung mga warehouses at nagdulot na nga po iyan ng pagkakahuli at pagkakakumpiska sa mga ilang bigas na nakatago po sa mga warehouses na yan. Ito po yung ipinamigay kahapon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ituloy po natin ang pakikinig sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaalala ang mga magsasaka. Paano naman kami? Dahil kung mataas ang price cap, mababa rin ang benta namin ng aming palay. Kaya ay nagkakaproblema kami dahil ang NFA ang pambili ang bumibili lamang ang authorized lang sila bumili 19 pesos. Sabi ko sa nakikita ko, sabi ko baka mahirapan ang kumita yung mga magsasaka. Kaya kahapon lamang ay pinalitan natin at ginawa natin ang pagbili ng NFA 16 pesos to 19 pesos para sa wet na palay at 19 pesos hanggang 24 para sa dry na palay. Magandang balita iyan para sa ating mga magsasaka. Sigurado ngayon ang kanilang magiging kita. Biruin ninyo, nakatakda na yung presyo ng pagbili sa kanila. Hindi na sila mababarat nito pong mga profiteerer na traders, ano, yung mga naghahangad lagi na sila lamang ang kumita at the expense ng mga magsasaka at kasama na rin po ang mga consumer. Napakagaling talaga ni Pangulong Bongbong Marcos, mga tol. Tuloy po natin ang pakikinig sa kanya. Kaya tataasan natin ang pambili para sa mga farmer. Yun ang aming talaga naman tayo nakikita natin. Hindi lang po kasi dito sa Pilipinas yan. Ang nangyayari, nag-aabang ang mga iba't ibang bansa sa Asia sa darating na El Nino sa susunod na ilang buwan. Kaya nakikita na namin na pagdating ng El Nino, doon nagtagtuyot, hindi maganda masyado ang magiging ani dahil hindi umuulan ng sapat. Kaya lahat ng mga iba't ibang bansa sa Asia ay tinitiyak na meron silang reserve, meron silang buffer stock. At kaya naghahabulan, kaya nagtaasan ang presyo dahil lahat, ang Indonesia bumibili, ang China bumibili, tayo bumibili, Thailand bumibili, Singapore, lahat bumibili. Kaya sabay-sabay silang bumibili, sabay-sabay pangitin namin, sumasabay din ang pag-akyat ng bigas. Kaya kailangan natin lagyan nga ng price cap. Kaya yan po ang ating ginagawa. Yan ay lagi natin tinitignan na hindi lamang dahil lagi natin napapag-usapan dapat pagandahin ang production ng mga magsasaka. At lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain, ay kailangan may presyo na kayang bilhin ng taong bayan, unang-una. Pangalawa, na may magandang hanap buhay naman ang mga magsasaka. Kaya diyan ang tinitiyak natin. At titignan po natin sa habang tumatakbo panahon, titignan po natin na paano na ang magiging mga pangangailangan ng ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na ginutom na ang mga Pilipino dahil hindi sapat ang bigas. Nandito po, nakikita po ninyo, ito yung mga nahuli, ito po yung mga iba na kakabili lang ng NFA itong season na ito. Kaya makikita ninyo, pupunuin nila itong warehouse, dadagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffer stock para medyo meron, hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Yun, good job Mr. President. Ngayon po ay September 20, 2023 at yung napanood po nating video at pamamahagi po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nangyari po yan kahapon sa Zamboanga Peninsula. Napakagaling talaga ng diskarte ng ating Pangulo. Kaya kayong mga smuggler hoarder, magbilang na po kayo ng inyong mga oras sapagkat malapit na kayong kalusin ng kasalukuyang gobyerno. Bakit po ba namahagi ng bigas ang Pangulong Bongbong Marcos kahapon? Ito po ay dulot ng
instructions ng ating Pangulo na paigtingin ang laban po sa smuggling at hoarding. Kaya ang ginawa po ng ating Bureau of Customs, sila po ay nag-inspeksyon sa mga warehouses at natagpuan po nila ang mga bigas na ito na wala pong kaukulang permiso o pahintulot at lumabag po ang mga ito sa itinatakda po ng ating batas. Eventually, ipoprosecute po sila, pinag-aaralan na po yan ng Department of Justice, pero ito pong mga bigas ay siyempre konfiskado na ng ating gobyerno, kaya naman ito po ay ipinamahagi na kahapon sa ating mga kababayang mahihirap. Ngayon, prior to that, may mga balita po tayong babasahin sa mga nakalipas na araw. Ito po ay may kaugnayan dito sa ating pinag-uusapan. Nung nakaraang araw, nagbalita po ang Daily Tribune. BBM decision to distribute confiscated rice to poor families, best deterrent versus smuggling. Alam naman po natin na kapag tiyak ang pagkakahuli sa mga smuggler at hoarder, eh tingin ko mababawas-bawasan yung mga ginagawa po nilang pagmamalabis at mga ganit na intensyon sa ating mga kababayang Pilipino para lamang kumita ng pera. Basahin ko po ang balita. A lawmaker on Tuesday said that President Ferdinand Marcos Jr.'s decision to distribute the confiscated, smuggled, and hoarded rice to poor families is the best deterrent against smuggling. Ayon po ito kay Representative Salvador Pleito ng 6th District ng Bulacan Province, a member of the House Agriculture and Food Committee. Siya po ay natutuwa sa naging desisyon ng ating mahal na Pangulo na ang mga nakumpiskang bigas ay ipamahagi, siyempre, at ito po ay malaking kawalan, siyempre, dito po sa mga smuggler. The latest action by the President took effect in Tungawan, Sambuanga, Sibugay, where confiscated rice was distributed to the residents and the local government units in the province. Ayun po, dito sa balita pa, by giving them to the people, it has been placed beyond the reach of those who have illegally brought them in. The president's action sent the strong signal that there should be no revolving door for smuggled rice in the government. Napakadali lang naman intindihin ito, mga tol, kung tutusin itong situation sa kasalukuyan. Hindi maikakaila na ang problema po sa presyo po ng bigas ay manipulated. Hindi po yan dahil lamang sa problema sa pangdaigdigang galawan ng komersyo, kung hindi dulot din po ng mga mapagsamantalang individual. Although considerations ang mga pangyayari katulad po ng pagtigil ng exportation ng India sa bigas at iba pang mga bagay na nakakaapekto po sa presyo ng bigas sa pangdaigdigan, pero malaking factor talaga ang manipulations na ginagawa po ng mga negosyante na mapagsamantala. Isa po dyan ang kanilang illegal na pagpapapasok ng mga bigas dito sa ating bansa. Ang tawag po doon is smuggling. Kapag ka ang mga produkto, in particular bigas, ito po ay hindi dinaan sa tamang proseso, meaning hindi po dumaan sa tamang pagbabayad ng buwis at mga regulasyon na itinatakda po ng ating batas, yan po ay ipinagbabawal. At maaaring i-prosecute po ang mga nabanggit na individual, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, an Agricultural Smuggling Law of 2016, 10845. I hope tama yung pagkakaalala ko. Nabanggit ko pa, dapat pala, di ko na binanggit. Sige nga, Republic Act 10845. Yan, tama. Republic Act 10845, otherwise known as the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Ipoprosecute po sila dito ng ating gobyerno. Aantabayanan po natin yan sa mga susunod na panahon. At sana ilabas po ng ating gobyerno ang mga pangalan na yan kinalaunan, nang sa ganon maging babala po ito sa mga mapagsamantalang tao at pinapahirapan po ang mga kababayan po nating Pilipino. Kasi ito, napaka-grabe ang mga pangyayari na yan. Biruin ninyo, ang pinapatay nila sa kahirapan, tayong mga consumer, pinapatay din nila ang hanap buhay ng ating mga magsasaka.
ang gagawin nila, magtatago sila doon sa batas, yung rice tariffication law, mag-i-import sila, sasabayan pa nila ng mga pamamaraang illegal katulad ng smuggling, at pagdating po sa Pilipinas, instead na ibenta po nila yung mga imported na bigas na yan, agad-agaran, iitatago pa nila ito. Ang nais ay simple lamang, basic lamang iyon. Yung paniniwala na kapag kulang ang supply at mataas ang demand, tataas po ang presyo ng bigas. Kapag tumaas na ang presyo ng bigas, ang gagawin po nila, saka po nila ito ilalabas sa merkado at kawawa po tayong mga mamimili dahil mahal na po ang pagkakabili po natin sa bigas. Samantala sila, nabili lamang nila ito sa ganung halaga, doble-doble ang nagiging kita po nila. Pinakamasaklap din na katotohanan dyan, naapektuhan din po ng importasyon ang ating mga magsasaka. Kasi bakit? Siyempre, kapag dumagsa ang imported rice, masasabay pa ito sa kanilang pag-aani, o puli magbago na po yan sa mga darating na panahon, instead nakakapagbenta po ng maayos ang ating mga magsasaka sa tamang halaga, napipilitan po silang sumabay doon sa, dahil marami ng presyo, marami ng supply ng bigas, bababa na ito. Mapipilitan din magbaba ang ating mga magsasaka at sila ay maaaring maliit na lamang ang kikitain o kaya malulugi. Kaya ngayon, ano ang naging solusyon po dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Magtakda ng partikular na presyo ng pagbili po ng palay. At napakinggan naman po natin sa ating Pangulo, nagkakahalaga ng 19 pesos or 23 pesos respectively, at hindi na kinakailangan bumaba pa doon. Good news po yan para po sa ating mga kababayang magsasaka. Alam naman natin na kapag motivated ang ating mga magsasaka, magtatanim ulit ng magtatanim yan, tapos tutulungan pa ng ating gobyerno, kaya naman ang magiging epekto po nito sa hinaharap ay magandang produksyon ng ating sakahan o agrikultura, particular ang bigas. Merong nagtanong kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya, may pag-asa pa bang maabot ang pinapangarap na 20 piso kada kilo ng bigas? Pakinggan po natin ang interview sa ating Pangulo kahapon ng media dyan po sa Zamboanga. Okay? Ito po, pakinggan po natin yung kabuuan po ng interview. President, yung unang tanong po. Ay, nawawala yung audio. May plano bang, may pagkakataon ba na bumaba pa ng 20 pesos yung kilo ng bigas? And second, isahin ko na lang po, we already have solution for rice consumers and retailers. How about our farmers? Medyo na bagin nyo na po yan kanina. And how are we going to help them and solve our scarcity of rice production in the country? Yun lang. May plano, may chance bang bumaba ng 20 pesos? May chance bang bumaba sa halagang dalawang piso? Hindi tayo masyadong bagyuhin. At ibang tulong na binibigay natin sa mga farmer ay magamit na nila. Ang problema kasi, at maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na kailangan natin mag-adjust, kaya't nagkakaganyan. Ngunit kapag talaga nagawa natin ang cost of production, binaba natin, ay bababa rin ang presyo ng bigas. Bababa rin lahat, basta't mas mataas ang, basta mataas ang ani, kahit na... Napaka mabait talaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Sana sa susunod na pagkakataon, yung technical team ng ating gobyerno, particular kapag ka nagsasalita ang Pangulo, maayos po ang sound system. Ano? Pag sa ibang pangulo nangyari yan, baka mamura kayo. Dead joke lang. Tuloy po natin ito, mga tol. Pwede natin ipagpantay ang presyo mula para sa magsasaka. Meron tayong buying price na maganda na kumikita naman sila. Sa pasalukuyan, yan ang aming ginawa. Sa NFA Council kahapon ay inayos namin at pinalitan namin ang buying price ng palay. At ginawa natin 16 pesos to 19 pesos para sa wet na palay at 19 to 24 23 to ang para sa palay, ang para sa dry. Kaya 'yan ang
Yan naman para sa mga magsasakayan. Tinutulungan din natin yung mga retailer dahil nung nag-price cap, nakabili na sila ng mahal. At mabibenta nila na mas na mura lang, hindi sila kikita, baka may lugi pa sila. Kaya yun, tinutulungan namin. So, pagka naging mas normal na ang sitwasyon, malaking pag-asa talaga natin na ibababa natin ang presyo ng ligas. Okay. Siguro naman, nasagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang katanungan ng babaeng reporter, ano? Pagka nagawa ang mga bagay na yan, may pag-asa na maibaba. Eh yan po ay hindi pangako, yan po ay pinapangarap. At sana kayong mga Pilipino na tumutuligsa sa ating Pangulo, pangarapin ninyo na bumaba sa 20 piso, baligtad kasi ang iniisip ninyo eh. Ayaw ninyo sa totoo lamang na bumaba sa 20 piso ang halaga po ng bigas kasi galit kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pag nangyari kasi na bumaba sa 20 piso ang kada kilo ng bigas, mas magiging maganda ang pagtanggap nito ng taong bayan at ayaw ninyong mangyari yon dahil dadami ng gusto lalo ang sumusuporta at nagmamahal sa ating Pangulo. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa interview ng media kay Pangulo. Winnie Casimiro po from ABS-CBN. The coast of Zamboanga Peninsula is rich in marine resources, sir. How will your administration support the agri-fishery industry? The agri-fishery industry in the region? Well, we have always been sinasabi natin agriculture. Ang ibig sabihin ng agriculture, hindi lamang bigas o mais, kung hindi pati fisheries at saka livestock. Kaya kasama sa ating development plan ang mga fisheries. Dahil na bumaba ang ating dalawang bagay, bumaba ang ating nahuhuli ng ating mangingisda dahil hindi na nasira na yung mga ibang kung saan pinalalaki. Yun ang ating... Pansingit lang natin, ha? Yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, naku, napaka-latest po niyan sa West Philippine Sea. Ito pong hindi pa naman sigurado pero circumstantial evidence na ang nagsasabi na presensya ng Chinese fishing vessel ang nandoon bago masira yung nasa nakakalimutan ko bigla yung reef, ano? Yung lugar po diyan sa bandang Scarborough Shoal o Ayungin Shoal, kung saan yung mga corals po natin diyan nasira na, parang napatag. At sinasabi po ng ating Philippine Coast Guard na wala na po ng senyales ng buhay ng lamang dagat doon. Ano ang magiging epekto nito sa food security? Wala nang mahuhuli ang ating mga mangingisda doon sa particular area na yon. Kaya totoo ang sinasabi po dito ni Pangulo. At siyempre, marami pang mga factors na dahilan kung bakit bumababa ang produksyon ng agrikultura, particular diyan po sa lamang dagat. Tuloy po natin ang pakikinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang ating binabalikan at aayusin at babantayan. Kasi kuminsan kailangan huwag uubusin yung isda para sa next season meron pa. Kaya yun ang mga tinitignan natin ngayon. At may mga lugar na hindi dapat gawing palaistaan dahil ito nga ay para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Kaya yun ang mga ating pinaplanong. Bukod pa dun ay yung sa cold storage na ating ginagawa. Dahil ang spoilage natin ngayon ay hanggang 30% ang nasisira dun sa isdang nahuli natin. Dahil walang nabubulok. Walang cold storage. Kaya naglatayo tayo ng cold storage. Doon naman sa mga maliliit na pagsakan ay magbibigay tayo ng gawaan ng yelo. Para yung yelo na yan, yun ang ilalagay nila sa bangka para pag may nahuli sila, ilalagay doon lang doon sa yelo, hindi masisira yung isda. Sana madinig nyo yan, mga basher, ha? Kumikilos ang gobyerno sa lahat ng sektor ng lipunan. Nakafocus po ang ating gobyerno. Pero dito sa topic natin, agrikultura. Marami pong kaparaan ang ginagawa ang ating Pangulo at bilang concurrent secretary na rin ng Department of Agriculture
para tubunan ang problema pong kinakaharap ng ating bansa. Kayo lang naman mga basher, mga anti-Marcos ang nagbubulag-bulagan sa magandang ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo kasi matanggap na yung ibinoto ng 31 milyong Pilipino, maayos magtrabaho, competent, knowledgeable, higit sa lahat, merong malasakit sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Tapos, ang isusunod natin after that ay yung processing na. Para doon lang sa isang lugar ang magiging processing. Yun ang ating mga pinaplano para sa fisheries. Okay, patuloy lang. Isa rin po sa Buanga City sa napipinsala sa mga disaster. Ano po yung tulong na maibibigay po ng national government? Unfortunately, hindi lang basta Buanga, buong Pilipinas talaga. Tama. Dahil nagbago ang weather. Napakagaling ni Pangulong Bongbong Marcos kasi recognize niya ang problema sa climate change, no? Isa 'yan sa pinagtutuunan ng kasalukuyang pangulo ng Pilipinas, ang problema sa climate change at ilan sa mga negatibong epekto nga po nito. Wala na po tayong katiyakan kung kailan po ang tag-ulan, kailan ang tag-araw, kaya kinokonsidera po 'yan, sinasabi ng ating pangulo sa mga eksperto po sa ating gobyerno. Pag-aralan ninyo yung tamang mga panahon, tamang pagkakataon kung kailan po ilalagak ang mga proyekto ng ating gobyerno, ang mga tulong na nailalaan para sa ating mga sektor ng lipunan. Like for example, sa mga magsasaka, dati-rati sa ganitong panahon, nakakapag-ani na sila ng maayos, pero may mga pangyayari sa iba't ibang lugar ng bansa. Instead na makapag-ani ang ating mga kababayang Pilipino na mga magsasaka, nasalantana ng bagyo ang kanilang mga sinasaka. Bakit nangyari yon? Dahil sa pagbabago po ng panahon. Dati walang bagyo sa ganoong araw o ganoong panahon, pero nagkaroon na nga ng partikular na bagyo. Higit sa lahat, yung paglaganap o pag magiging madalas ng tinatawag na El Nino. Actually, mga tol, technically, nasa El Nino phenomenon na po tayo ayon po sa ating eksperto. Ito pong mga nangyayaring pag-ulan at iba pang mga pagdating ng mga bagyo ay hindi po normal. Ito po ay dulot ng El Nino phenomenon. Ang sinasabi po ng DOST, yung mga unang buwan ng El Nino, magiging madalas ang pag-ulan at excessive ito, pati ang mga bagyo, pero sa mga susunod na buwan, dito na po natin mararamdaman ang tipikal na epekto po ng El Nino, yung tagtuyot. Kaya dapat mapaghandaan po yan at alam naman ng ating gobyerno ang kanilang gagawin tungkol po dyan. Kailangan lamang talaga ng suporta nating mga Pilipino. Ang masasabi ko lamang, sana tayong mga kapwa Pilipino, maging bahagi po tayo ng solusyon, hindi po bahagi ng problema. Patuloy po nating pakinggan si Pangulong Bongbong Marcos. Usapan natin na climate change, ito na yun. At nagbabago yung mga hindi dati, yung mga lugar na dating hindi binabagyo o binabaha, ngayon tinatamaan na ng bagyo at saka ng baha. Kaya at kailangan lalagyan natin mga flood control. Ang flood control ngayon natin, hindi na lang flood control. Yung mga dam at saka yung mga spillway para kunin yung tubig. Ang bagong gawain natin ngayon ay number one, gagawa tayo yung kung meron tayong ilalagay na dam, meron din pagkukuhanan ng tubig para sa mga magsasaka. Pag irrigation, meron may ganun. Yung iba naman, para mabawasan ang baha, ay maglalagay tayo ng tinatawag na impounding pools. In other words, pag maghuhukay tayo, doon natin iipon yung tubig. Dalawang maganda yan dahil unang-una, hindi nasasayang yung tubig. May iwan doon sa atin. Tapos pagka medyo... Naalala ko tuloy yung isang kongresista na babae na mag-walk out daw siya, pero di naman daw niya yung ginawa dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi doon sa nagsasalita. Pero siyempre, nandun sa harapan ang Pangulo, dapat nirespeto niya yung presensya ng Pangulo. Kasi ang balak po doon, nais ng eksperto at sinang-ayunan na po yan ang ating Pangulo, katulad po ng binabanggit niya ngayon,
na magtayo po ng water impounding area sa Candaba area doon po sa Pampanga. At ito po ang magsisilbing catch basin ng ulan para makontrol po ang pagbaha sa Pampanga at saka sa Bulacan. At higit sa lahat, magsisilbi din po itong reservoir para po sa patubig ng ating gobyerno sa mga magsasaka po nating kababayang Pilipino. Nakikita ninyo kung gaano karunong at ka-visionary ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ituloy po natin ang suporta natin kay PBBM. BBM, sabi ni Dante Maravillas, di ba? O kaya ipagpatuloy lamang po natin ang maalab po nating pagsuporta at pagmamahal sa ating Pangulo. Huwag po tayong magpapadala sa mga mapanirang puri katulad ni na Maharlika, ni Glenn Chong at na iba pa. Sila ay magsasagawa bukas ng rally kontra daw sa Pandaraya. Pero naniniwala ako na lalangawin po bukas ang kanilang rally. Tuloy po natin ang pakikinig sa ating napakagaling na Pangulo. Tuyo, pag hindi na umuulan, gamitin natin yung tubig para pang-irrigation ulit. Pwede pang lagyan ng isda yun habang hindi pa ginagamit. Pangalawa, yun ang mag-iipon ng tubig para hindi na bababa doon sa mga bayan kung sa tabi ng dagat. Hindi natin tinatapon yung tubig, gagamitin natin at mababawasan natin ang mga baha. Yun lamang, talaga kailangan natin tignan ng mabuti kung ano yung magiging weather. Kahit kasama din dyan, hindi lamang sa flood control, nagbago na, hindi lang yung paglagay ng dike, hindi lang yung paglagay ng dam, kung hindi, pati na ang pagbantay ng mabuti sa panahon. Kaya at kasama dyan ang DOST, nandyan ang PAGASA, lahat-lahat sila nagtutulungan para itong mga bagong pag-ulan na ganito ay at least kung alam natin na may parating, makapaghanda man lang tayo. Napakagaling, di ba? Yan ang Pangulong Bongbong Marcos, the 17th President of the Philippines. BBM! Gusto niyo bang sumigaw kami ulit ng BBM? Dahil kayo, Atty. Glenn Chong at Maharlika, patuloy na naninira sa pagkakapanalo sa isang malinis at maayos na halalan na idinaos noong May 9, 2022 elections. Huwag nyo nang guluhin ang isipan ng tao sa inyong mga mapanlinlang na mga pananalita sa social media.